loca? TT in the morning! TT? Ang aga-aga ha. May hindi maamin? Ilabas mo na yan sa akin. Ititi in the morning mo na yan. Bell, Toby in the morning! Titi! Kel Toby! Same, same, pero iba. We are number one, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Oras sa buong kabuluan na Pangga Checker Time. It's now 6:30 on the clock. Good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Yan at syempre good morning din sa mga pangga natin dyan kasalukuyang nagbe-breakfast. Naku, ang sarap naman ng kinakain mo, pangga. Ang sarap naman ng iyong nilalamutak. Lamutok talaga yun. Kasi ganoon talaga tayo kapag nagugutom na, pangga, na kung saan eh, kahit na anong kainin mismo natin, talaga nga namang nilalamutak talaga natin. Eh kasi ang sarap eh. Ang sarap kumain nang wala kang iniisip na iba. Yung tipong sasabihin mismo ng iba. Yung no judgment, kumbaga. Diba? Yun yung masarap tapos kamay kong kamay, no? Ay, ako, sarap-sarap, pangga. Namimiss ko tuloy kumain ng seafoods, no? Kaso nga lang, kapag seafoods ang kinakain namin, no? Tapos nasaktuhan na may hipon, no? Kailangan may nagbabalat sa akin. Bakit? Eh, kasi, alam nyo na, ang hirap. Ang hirap magbalat ng hipon. At the same time, nakakabitin. Diba? Kasi isipin mo, no? Isipin mo, kumakain ka na, sumusubo ko na, tapos yung hipon, bigla-biglang nagkukulang. So ngayon, ang gagawin mo, kukuha ka ng hipon, tapos magbabalat ka, diba? So, ayun, mabibitin ka mismo. Tapos bigla mo na lang marirealize sarili mo na nabusog ka na pala, diba? Guys, so kaya ayun, kailangan kapag kakain ako ng hipon, may tagabalat. Parte man pakinggan, pero oo, ganun. Pero kapag no choice, no, pangga, kapag wala naman talagang magbabalat sa akin, ang ginagawa ko dyan, magbabalat muna ako ng mga 10 hanggang 15 hipon. Saka ako sisimulang kumain, ganun kasi yun. Well, at least, di ba, gumawa ako ng paraan. Kaso nga lang, late nga lang ako, makakasimula ng pagkain, no? Pero, syempre, at the same time, may isip mo na, bah, effective, no? Hindi ako mabibitin. Di ba? Big brain yun, par. Kaso nga lang, ang ano nito, downside, no, pangga. Yung mga kasama mo kumain, no, patapos na, tapos ikaw, magsisimula ka pa lang. Tapos automatic, kapag ikaw yung ano, huling kumain, di ba, ikaw na maghuhugas ng plato. Kaya ayun, matik na rin ako naghugas ng plato. Yung pa naman yung pinakaayokong ano, no? Household chores, no? Yung washing the dishes. Eh kasi ang tagal eh, di ba? Nakapaghugas naman ako ng plato, nakapaglinis naman ako ng bahay, lahat kaya kong gawin, no? Nakapaglaba din naman ako. Kaso nga lang, yun talaga ang pinakaayoko, yung maghugas ng plato. Tagal-tagal eh. Tapos konting movements lang, kamay mo lang yung gumagalaw. Pero yung wala ka rin namang magagawa kapag nanay mo na nagsabi, di ba? Pag nanay mo na nagsabi, huy, hugasan mo naman yan. Pero maghugas. At kapag hindi mo hinugasan yun, yari ka na. Papaluin ka niyan, par. Alala ko dati, oh, sinigawan ako ng nanay ko. Oo. Kasi ang tagal-tagal na, hindi ko pa nang hugasan yung plato. Kasi may kasamang palo na yun. Ang taray pa naman ng mga nanay natin kapag nagagalit. Yung talagang titiklop ka talaga yun, no?
Oo. Kaya yun. Umiyak ako nun. Oo, umiyak ako nun. Kasi bata pa ako nun. So, yun. So, ito lang ibig sabihin yan, no? Bata pa lang ako, naguhugas na ako ng plato, di ba? Masipag na ako, par. Pero yun nga lang, konting ano, konting galaw, di ba? Katumbas nun, isang katutak na pahinga. Di ba? Kaya naman, hello naman sa mga pangga natin dyan na naguhugas ng plato. Good morning po sa inyo lahat, no? At sa mga pangga natin dyan na minabadali na yung kanilang pagkain para hindi maghugas, no? Good morning. Pero sana naman, no, damahin nyo yung lasa ng inyong pagkain. Kasi pinaghirapan nyo ng nanay nyo, eh. Tsaka sarap-sarap kayaan yan. O, lutong bahay, nakakabis. Diba? Sabi ni Marla, ano mas gusto mo, maghugas ng pinggan or maglaba ng mano-mano? Maglaba ng mano-mano. Oo, mas gusto ko yun. Marunong naman ako sa lahat, ha? Ito mga pangga, ulitin ko lang, ha? Marunong ako sa lahat ng gawaing bahay. Ang pinaka-ayoko lang is yung hugas ng plato. Nakatayo ka, di ba? Nasa yun. Kamay mo lang yung gumagalaw. Nakakalungkot. Kaya kapag naghugas ako, eh, minsan may sound trip din talaga, eh, no? Na malakas, no? Minsan naka-headphones ako, di ba? Kaso nga lang, ang nangyayari naman, hindi ko naman na naririnig yung nanay ko. So, pinapagalitan na naman ako. Pero yun, dun sa tanong, no, mas gugustuhin ko yung maglaba ng mano-mano kesa sa maghugas ng plato. Kasi kapag naglalaba kayo, nakapaglandi ka pa eh, di ba? O nababasa rin yung buong katawan mo. Di ba? Kapag kasi naghugas ka, wala eh. O, kamay mo lang nababasa, kamay mo lang gumagalaw, di ba? So yun, kapag nagano ka, naglalaba ka ng mano-mano, buong katawan mo gumagalaw din. O, di ba? O, pag magpipiga ka, pwede kang pumigas dito sa may bandang kanan mo, di ba? O. At kapag ikaw naman, ay natripan mong maligo na rin, di ba? Papasayin mo na rin sarili mo. Di mas okay. Anyway, alam nyo mga pangga, no? Para nga naman energetic tayo sa mga ginagawa nating household chores, no? Alam nyo, dapat nagtitake din kayo ng MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Oh, alam nyo ba na bawat MX3 capsule ay nagtataglay ng Alpha Mangosteen, Beta Mangosteen at Gamma Mangosteen? Ito yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating katawan at kalusugan. At syempre, kaya naman plus dahil may dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. So sige, dahil ngayon ay nakainom ako ng MX3 coffee, no? Nadagdagan na naman yung IQ ko. Ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kung ano yung CoQ10 at L-carnitine. Pangga ang coenzyme Q10 at L-carnitine ay ito yung maganda sa katawan natin, no? Na talaga nga naman nakakadagdag ng nutrients. Siyempre, ang coenzyme Q10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo na at nagkakaedad tayo. Tulong to para sa malakas na heart muscle fiber. L-carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong sa maayos sa metabolism o panunaw. Oh, now you know, ha? At syempre, para sa pangkatanungan, no, bisitahin lang naman ang kanilang website na mxrph.com or tumawag sa 0918-888-8693. Dito na tayo sa tunay, natural at original MX3. Ganda yan, par. Para sa mga pangga natin dyan, healthy living, go take it. Anyway, hello din kay Arnold. Sabi niya, pa-shoutout naman kay Baby Anna Leng, Pedro Tebas Bea, at Caleb Austin. Natulog pa din ngayon. Ay, gumising na kayo. Anong oras na? Hello din kay Mariah. Sabi niya, shoutout sa mama ko na sipag magluto ng breakfast ko kahit may pasok mamayang 9 a.m. You the best, mama. Siyempre, mas the best nanay.
Bakit competitive ako? Oh, nanay ko yun eh. Diba? Hello din kay Heaven Knows Silencer. Grabe naman yung pangalan mo. Ang ganda naman. Sabi niya, shoutout sa mga ka-work ko na incoming. Mukhang outing ang pagmumukha. O bakit? Masarap nga naman taga mag-outing, di ba? Nakakapag-relax kayo, di ba? Di nyo naiisip yung trabaho. Happy-happy lang kayo. Minsan may shot puno pa, di ba? Bonding, kumbaga. Ano sa mga dun? Excited lang yan, par. Ikaw ba hindi ka ba excited kapag lalabas yung kumpanya niyo? Ako excited ako, di ba? So, ibig sabihin nun, makakasama ko na naman ang mga mababait kong katrabaho. Makaka-bonding ko sila. Kahit na minsan mga loko-loko, no? Oo, pinaparinggan kita, Hepe. Si Hepe, tsaka si Mamabi. Mamabi, kung naririnig mo man ako ngayon, no? Ano, Mamabi? Ay, nako. Good morning sa mga bangga natin dyan. Nakakagising lang. Hello po sa inyong lahat. Sa mga kakatutok lang, no? Good morning po sa inyong lahat. Sa mga nato-traffic dyan. Hello, good morning! Positive vibes lang, no? Huwag kayong matriggered, no? Huwag kayong ma-provoke, no? Iwasan natin yan. At syempre, kung gusto nyo namang mapanood si Baby Toby ngayong Tuesday morning, no? Pumunta lang kayo sa Energy FM 106.7 Facebook page, okay? Tapos, makikita nyo doon yung ating Facebook Live. At ayun, i-share nyo na rin. Ang hindi mag-share, tutubuan ng kulugo sa esophagus. Alam nyo kung saan yung esophagus? Somewhere yon sa loob ng katawan mo. Basta yun. Doon na yun. Kaya naman, pumunta ka na again sa Energy FM 106.7, okay? O siya, ito na. Simulan na natin itong TT in the morning. Oh, yeah. TT in the morning. Why? Ang aga-aga, ha? Tell Toby in the morning. Si Hepe nakikinig. Ano, recto. Hepe recto. Ay, nako. Anyway, good morning. Sa mga pangga natin dyan, may kinikita, pero ngunit subalit at apuat, dalawa par. Iba to. Sana all dalawa kinikita. Itong message na ito ay galing sa, itago na lang natin sa pangalang, Baby K. Sabi niya dito, hi Baby Toby, tago mo na lang ako sa pangalang Baby K. Gusto ko lang aminin na dalawa po ang kinikita ko ngayon. And yes, may nangyayari sa amin ng dalawa kong lalaki. Gusto ko na pumili, kaso, ang sarap pala. Ang sarap pala kapag may tinatago ka. Don't judge me, single ako, na nasaktan, at ngayon, nag-e-enjoy. Maraming salamat, Baby Toby. At sana dumating din yung panahon na ikaw naman magka-jowa. Araw-araw na ba to? Araw-araw na ba na may magsasabi sa akin na sana magkaroon na ako ng jowa? Naging branding ko na, no? Kung walang hiya kayo. Hoy, di naman ako jowang-jowa. Parang araw-araw na may nag... Salamat, ha? Alam nyo, kaabang-abang talaga, no? Dami nang nag-aabang na magkaroon ako ng jowa. Pero salamat, ha? Salamat sa pag-wish, no? Sa pag-hope na magka-jowa na ako. Mga walang hiya kayo. Kahit na kahit at some point nakakabastos. Pero salamat pa rin, ha?
good job ka dyan. Pagpapalain ka, di ba? Kaya dalawa yung ano mo eh, nabibingwit mo eh, no? Dalawang lalaki na bibingwit mo, mabait kang tao. Pero sinaktan nga lang. Sabi ni Echo, reminder na sa'yo yan, araw-araw. Oo na, sige na. Maraming salamat na. Ginawa niyo namang brand sa akin, no? Araw-araw may mag-ano, magre-remind sa akin. But anyway, ibay na atin, no? Dalawa. Dalawang lalaki. Well, di natin siya dapat i-judge, no? Kung nasaktan siya or ngayon eh nag-i-enjoy siya, no? Baka siguro ito yung kanyang ano, pangtulong sa sarili niya para maka-move on. Ito yung hindi siya ideal, no, sa lahat, no. Hindi ko iniinganyo ang lahat na gawin din to, no. Kanya-kanya yan, okay? Ngayon, kung ito yung naisip niya, then go. Kung hindi, huwag mo nang gawin, no. O, para sa mga pangga natin dyang nag-heal, no, iba-iba po tayo ng way para mag-heal. Yung iba ang ginagawa, eh talaga nga namang nanonood ng movies, di ba? Nagkakaroon ng me time, di ba? Yung iba naman, pumapasok sa gentong ano, sa gentong sitwasyon, di ba? Siyempre, hindi lang yan sa mga babae, no? Pati na rin sa mga lalaki, okay? Ito yung tinatawag nilang, ewan ko kung pwedeng sabihin, pero may, merong nauusong term, no? Whole face, di ba? So yun, na kung saan, dumanating sila dito sa face na to, para makamove on, no? Then after this, hindi ko na alam kung anong face, eh. Pero ayun, siguro lover girl or lover boy era na ulit, ganun. Pero yun, kanya-kanya tayong way para makamove on, no? Nasaktuhan lang na ito yung naisip niya, no? So yun, di naman natin inenganyo ang lahat, okay? Alam mo, ito, no? Madaming mga kababaihan, no? Na ang way nila para makamove on ay nag-spend ng time with their family, di ba? Mm-mm. Pero ngayon, kung grabe yung sakit na dinulot sa kanya or yung trauma na ibinigay sa kanya ng kanyang ex, no? Marahil ganito nga yung gawin niya. Na kung saan, eh, iisipin niya kung ano ba talaga yung feeling ng manloko, no? Baka maayos nga naman talaga yung feeling, masarap sa feeling, no? Kaya yun, tinry niya. And then darating din yan sa point na magsasawa, tatama rin, no? Kasi isipin mo, iisip ka pa lang ng dahilan para hindi makapunta doon sa date nyo kasi may date kayo nung isa, di ba? Nakakatamad na. Nakakatamad ng mag-isip ng dahilan at the same time, ang dami mong kausap, di ba? Dami mong kachat. Dalawa-dalawa sa isang araw. Isipin mo paano ka pa makakanood ng movie niyan, di ba? Gustong-gusto mong manood ng movie. Pero hindi, kasi kailangan mo mag-reply kasi nga naman, dalawa kausap mo. Pag hindi ka nag-reply, magtatampo yung isa. Di ba? So ngayon, good luck sa'yo. Sabi nga, no? Sa isang kanta, sana dalawa ang puso ko. Pero darating din yung araw na pipili ka kung sino sa dalawa. Siya ba o ikaw? Di ba? Siya ba o yung isa? No? Pero yung pumili ka, kung wala naman, edi iwan mo silang dalawa. Di ba? Pero eto, no? What if na yung isa sa mga kinakausap mo ngayon, no? Na yung isa, Emma Full. Diba? What if lang naman, ano gagawin mo? At hindi niya alam na meron ka pang kinikitang iba. What if, no? What if malaman niya yun? What if, na dahil nga palagi nga ako nagkikita at may nangyayari, no? Ma-fall yung isa. And at the same time, ma-fall ka
sa dalawa. What if lang naman? Sino pipiliin mo? Siyempre, yung mas masarap, no? Mas masarap magluto, yun kasi yun. Siyempre, pipiliin mo kung sino yung mas malaki. Mas malaki magbigay ng pagmamahal. Yun kasi yun. Yung pipiliin mo ay yung ducks, di ba? Dakila. Oo, dakilang lalaki na kaya kang ipaglaban kahit kanino. Dakilang lalaki na handa kang ipagtanggol, na handang gawin ang lahat para sa'yo kasi nga sila ay ducks. Dakila. Okay, yun kasi yun. Pero ito ano, BBK. Ayan. Oh, BBK. Ganda ng pangalan. Siguro ang pangalan mo, no? Nagsisimula sa letter K. But anyway, sana dumating ka na sa point, no? Na tama rin. At sana maisip mo rin na may naloloko kang mga tao, di ba? Na-experience mo na yan? And it sucks. Hirap, masakit. Masakit ang maloko. Kaya ayun. Kahit maaari, no? Tigil yan. But it depends pa rin naman talaga sa kung ano ang panghil natin. Pero yun, good luck sa'yo. Dami mo namang bebe time. Sana may bebe time, no? Ako wala eh. Diba? Ayun ako, BBK, maraming salamat sa pag-send mo ng iyong mensahe, no? Maraming salamat dahil nag-take ka ng time para mag-send kay Baby Toby sa aking Facebook page. At sa mga gusto pang mag-send, no, pwede kayong mag-send BabyToby1067, okay? Ang bahala dyan, babasahin natin yan. Or pwede ka tumawag or magpatawag sa Energy FM 106.7 Facebook page, okay? Alright! Sabi ni Richard, sana all madami kausap. At ka-date, di ba, Toby? Hashtag inggit si Toby. Di naman. Oo, stick to one kasi ako. Isa lang gusto kong ka-date. Kaso ayaw niya sa akin, par! Ay, nako. Sabi naman ni Dre, kaya naiinggit dyan kasi wala ka-bebe time. Oo na, wala na akong ka-bebe time. Sige na. Ikaw may ka-bebe time ka ba? Wala rin naman, ha. Alam niyo. Ay nako. Anyway mga pangga, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Dan and Shay and Justin Bieber. 10,000 hours. Tumutok lang dito sa sasyong same same pero iba. We are number one. 106.7 Energy FM pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo.